Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y mapayapaan, sa mga tao kinalulugan niya. Sa pagpapalaan namin, dahil sa lapilang mo,
Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. "Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at manipis ng mga bagay na animo'y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya't nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayon paman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nila'y mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya,
at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarinan ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng Kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon at sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nung umuwi po ang aking kaibigang pari galing sa US, meron siyang ibang mga kasamang pari, mga Amerikano. Ngayon po mga kapatid, nung kumakain na kami sa labas, sinabi nung isa, "The food is good, but there's too much rice." Sabi niya, "Masyado raw maraming kanin." "Bakit daw masyadong maraming kanin?" Sabi ko naman kasi, para sa ating mga Filipino, rice is life.
No, rice is life. Sa iba pang mga kainan, di ba mga kapatid, merong mga extra rice, ano, at mga unlimited rice. Kumain ka hanggang sa mabundat ka. At ang mga Pilipino, mga kapatid, hindi yan sanay na, halimaw, kakain sa labas. Halimaw, may edad-edad na, kamukha ng tatay ko. Kakain kami sa labas. Kakain kami ng pizza o kaya burger. Hindi siya mabubusog dun. Pupunta siya sa kusina, mangangalkal sa kaldero, kakain ng kanin. Kasi yun daw ang nakakabusog. Tinapay lang daw yung mga kinain natin. Kasi para sa ating mga Pilipino, tinapay, merienda yan. Agahan, merienda, snack. Oo. Pero mga kapatid, sa ibang bahagi ng mundo, hindi rice ang kanilang staple. Bread, tinapay. Sa Western world at saka po sa ibang bahagi ng East Asia, halimbawa sa Middle East, ano, bagamat may tinapay sila, mas malamang, ay bagamat may kanin sila, mas malamang yung tinapay. Ano? Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, narinig natin sinabi ni Jesus, siya ang tinapay ng buhay. Ano? Anong kaibahan ng tinapay ng buhay sa ibang tinapay na meron tayo? Narinig natin sa ating ebanghelyo, kaya sinundan ng mga tao si Jesus kasi nakakain sila. Ano ibig sabihin nun? Natugunan yung kanilang basic necessity, basic requirement, which is food. Food. Sa ibang kultura, mga kapatid, pag sinabi mong bread, it does not pertain only to bread per se, but also to other foods. It also pertains to other things that we need to survive. Halimbawa, mga kapatid, damit. Ano pa ba? Kabuhayan. Ano, yan yung mga essential na kailangan natin. Kaya po mga kapatid, kapag ka nananalangin tayo ng Ama namin, pagka sinabi nating, give us this day our daily bread, pagkain lang ba hinihingi nyo? Hindi. Alam nyo at the back of your mind na meron pa kayong hinihingi sa Panginoon para itaguyod ang inyong buhay. Hindi lang basta yung tinapay na yan. Pero mga kapatid, pansinin ninyo, kahit anong kainin natin, kahit anong isuot natin, ikabit natin sa ating mga sarili, makamit natin, hindi pa rin tayo nakukontento. Hindi nyo ba napansin yun? Halimbawa, kumain ka ng masarap, maghahanap ka pa ng mas masarap doon. Pag nagsuot ka ng maganda, maghahanap ka pa ng mas maganda doon o mas uso o mas yung natipuhan mo. Na-promote ka sa trabaho, hindi ka lang hanggang doon. Mag-a-aspire ka pa ng mas mataas. Naging may tungkulan ka, may katungkulan ka sa lipunan, hindi ka lang nakokontento doon. Gusto mo pang umakyat. Hindi tayo masasatisfy ng masasatisfy. Gusto pa natin ng meron, bigyan mo pa ako, hindi pa ako busog, hindi pa ako kontento. Sa ating pong ebanghelyo, mga kapatid, narinig natin, ang sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, dahil yung mga kinakain natin at ikinakabit na atin sa ating mga sarili ay material na bagay, ang mga material na bagay may hangganan. Kaya yung satisfaction na binibigay nila may hangganan din. Pero ang Diyos, meron bang simula? Wala. Ang Diyos, meron bang katapusan? Wala. Kaya kapag sa Kanya ka lumapit at ibinigay mo ang sarili mo sa Kanya, masasatisfy ka na. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ni St. Thomas Aquinas, kapag araw nasilayan natin ang mukha ng Diyos, wala na tayong gugustuhin pang iba. Wala na. Halimbawa, namatay tayo, nakarating tayo sa langit. Hindi tayo magsasawang tingnan siya for all eternity kasi ginawa tayo para sa Kanya. Ano, sabi nga po ni San Agustin, our hearts are restless until it rests in you. Ganon din ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Kapag ka may mga bagay kayong ihinihalili, ipinalit sa akin, hindi kayo masasatisfy.
Hahanapin at hahanapin niyo ako sa ibang bagay, pero sa akin niyo lang makikita yung mga ninanasa ng puso ninyo. Mga kapatid, ang turo po sa atin ng katesismo, ang tinatanggap nating Eucharistia ay makatutulong sa atin upang maging banal at maging malapit sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread that came down from heaven. And every Mass we receive the Eucharist. Ngayon, mga kapatid, O Father, kung yan ang sinasabi nyo, bakit yung kapitbahay ko laging nagsisimba, e buwisit pa rin? Bakit may mga kasama ko nagsisimba na lagi naman tumatanggap ng komunyon, pero bakit ganoon pa rin ang ugali? Bakit ako? Ako? Tumatanggap naman ako ng osya araw-araw, Father. Bakit parang hindi nababago yung ugali ko? Tayo pong mga tao, may tinatawag na healthy food and junk food. Healthy food, ano, halimbawa ng healthy food, gulay, isda, ano pa. Lahat ng hindi masarap, healthy. Okay? So, healthy food. May junk food. Yun yung lagi nating iningima, yun yung lagi nating gusto, kasi malasa, masarap. Ngayon, kung kakain ka ng junk food from Monday to Saturday at kakain ka lang ng healthy food on Sunday, may epekto ba? May epekto ba yung healthy food mo? Wala. Kasi for the whole week, kumain ka ng hindi healthy na pagkain. Kumakain ka lang every Sunday ng isda at gulay. Wala ring epekto. Para mabigyan tayo ng sustenance at matulungan tayo ng Eucharistia, kailangan sususugan natin yung pagtanggap natin ng Eucharistia na sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso na baguhin natin ang ating pag-uugali, baguhin natin ang ating pagkatao. Para maging effective yung tinatanggap natin. Kasi kung hindi, wala ring silbi ito sa atin. Kahit hindi masarap o kahit hindi ka, wala kang ganang gumawa ng mga pinagagawa ng Panginoon sa iyo, do it nonetheless because it will help you. It will help us. Nung ako po ay nasa Hagunoy, si Monsignor Lon Balagtas po ang aking kura paroko. Ngayon may paborito si Mons Lon, pangat na isda. Kahit anong isda, pangat na isda, yung may kamatis at saka mayroong walang luya, kamatis lang yata iyon, tsaka sibuyas. Monday to Saturday. Kaya pagka Linggo, sinabi ko, Mons, pwede ba tayong kumain ng manok? O eh, sige Eka, magpaluto ka ng manok dyan. Ano? Okay lang mga kapatid yung paminsan-minsan na cheat day. Hindi ko naman sa sinasabing gumawa tayo ng masama. Pero kung bumagsak tayo, nagkasala tayo, paminsan-minsan, it will be forgivable. But let us always make it a point na suportahan ang katawan ni Kristong tinatanggap natin na mga bagay na kalugod-lugod at kaibig-ibig sa Diyos. Father, paano ako magsisimula? Okay, sige. Nagdadasal ba kayo bago kumain? Weh. Pagka kumakain ako sa restaurant, Jollibee restaurant, o kaya kahit anong kainan, ang unang gagawin ng mga nasa gilid na table, katapos, mas kakain na. Hindi nagdadasal. So kung gusto nyo magsimula sa healthy prayer life, dasal kayo bago kumain. O para, o kung sanay na kayo magdasal bago kumain, magdasal kayo pagising, magdasal kayo bago matulog. Kung sanay na kayo sa pagdarasal na yan, subukan nyo naman gumawa ng mabuti. Subukan nyo naman na gumawa ng corporal works of mercy. Nang sa gayon, yung tinapay ng buhay, eh, mas strengthen o maging kasangkapan yung paggawa ninyo ng mabuti at yung tinapay ng buhay na tinatanggap natin
ay magkaroon ng ugat sa ating mga pagkatao. Kaya nga po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, sana yung mga ipinalit natin kay Jesus, yung mga ipinalit nating junk food sa Kanya, iwanan natin yon. Sana siya na lang lagi ang ating kinukonsume. Siya na lang lagi ang ating priority. Siya na lang ang ating basic necessity. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Maihatid nawa ng paring lingkod ng simbahan sa mga nagugutom at nauuhaw si Jesus na pagkaing nagbibigay buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang buhay, dinggin ang aming panalangin. Mapanatili nawa sa buong simbahan si Jesus na nananatili sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang buhay, dinggin ang aming panalangin. Matighaw nawa ng pagkaing nagbibigay buhay ang gutom at pagkauhaw ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang buhay, dinggin ang aming panalangin. Mapanumbalik nawa ng katawan ni Kristo ang kalusugan ng mga nararatay sa karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang buhay, dinggin ang aming panalangin. Ibangon nawang muli ang mga nahimlay na nakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang buhay, dinggin ang aming panalangin. Hindi po tayo nagsumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, binagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na baguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang pagkaing bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Itulot mo ang aming pananalig sa iyo na pinatitibay ng aming pagsasalo ay maghatid sa amin sa iyong piling, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at kalangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iusa ng kalugdan, at kami gawin mong hanging sa iyo laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasamin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka pahintulot sa tukso, tiyatiya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kaming hindi mo pinagkaita ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.